na, nakapag-rejuvenate na ba ang lahat? Dahil nga malapit ng magpasko, ayan, nagdadating na yung mga bonuses ng mga tao. Pansin ko dito sa butika namin ay sobrang bili na ng mga skincare sets, lalo na syempre ang rejuvenating set. Syempre naman, diba, sino ba naman ang ayaw magkaroon ng glass skin sa darating na kapaskuhan? Para sa vlog natin ngayon, ang pag-uusapan natin, ang isha-share ko sa inyo ay ang dalawa sa pinakamabiling skincare sets dito sa butika namin. Yung isa po ay rejuvenating set, yung isa naman ay para dun sa mga ayaw mag-rejuvenate. Maintenance set naman siya. Mild na skincare. Kung naghahanap ka ng skincare para maging glowing at glass skin ang iyong balat sa darating na Pasko, baka ito na yung para sa'yo. Ang pinakamabiling skincare sets dito sa butika namin ay itong dalawang sets na to. Yan po, dalawang sets ni Rosmar. Itong 24 Hours Kagayaku Rejuvenating Kit. At ito naman pong isa, yung blue set nila, Kagayaku Hydra Glass Skin Set. Rosmar Pink at Rosmar Blue. Itong dalawa na to, yun talaga namang sobrang mabili. Kung gusto mong malaman kung saan mabibili, magkano siya, para saan siya, sino ba yung pwedeng gumamit sa kanya, at kung ano-ano pang detalye tungkol sa dalawang sets na to, just keep on watching. Unahin na natin dito sa Rosmar Pink. Ayan, itong 24 Hours Kagayaku Rejuvenating Kit nila. Hindi ito yung normal na rejuvenating set dahil lima po ang laman nila. Di ba yung mga normal rejuve set, apat lang yung laman. Pero si Rosmar, hindi siya nagpakabog sa napakamurang halaga, 169 pesos lang po yan. Ang laman niya ay dalawang sabon. Dalawa yung sabon nila kasi iba yung sa umaga, iba rin yung sa gabi. 60 ml na rejuvenating toner at 10 grams na sunscreen, 10 grams din na night cream. Sino ba ang pwedeng gumamit nitong Rosmar Pink set? Ang sinasabi nila sa Facebook page nila, pwede raw ito sa teens, buntis, at nagpapadede. Pero kung ako po yung tatanungin nyo, hindi po ako nag-a-advise sa mga buntis at nagpapadede na gumamit ng rejuvenating set. Kahit na anong rejuvenating set pa yan, kahit na anong brands, hindi ko po i-advise na gamitin ng mga buntis at nagpapadede. Pero dahil nga sinabi nila na okay naman daw sa buntis at nagpapadede, kayo na lang po yung mag-decide. Pinakamaganda niyan, itanong niyo po sa OB niyo. Ipakita niyo yung mga ingredients, ayan, pakita niyo yung laman ng kahit na anong product na gagamitin niyo. Para yung OB niyo po, yung doktor niyo mismo, yung magsasabi kung go ba, kung okay ba sa inyo. Ano-ano namang skin concerns ang tinatarget nitong Rosmar Pink? Kung ikaw ay merong pimples, blackheads, whiteheads, malalaki yung pores mo na naka-open siya, kung dry at dull ang balat mo, alam mo yung kulang sa glow. At kung gusto mo pang mas pumuti ng medyo mas mabilis ang balat mo, ang mukha at ang leeg mo, pwede sa'yo ito. Ano naman yung mga dapat mo i-expect kapag ka gumagamit ka nito? Ayan, i-expect mo parang normal na kapag ka gumagamit ka ng rejuvenating set na mamula, mangate, humapde, magbalat, ayan, normal yung mga yan. Ang importante, wag mong kakamutin, wag mong babakbakin. Ano naman yung mga bawal? Number one, sobrang bawal po na magpaaraw. Yun nga, nabanggit ko kanina, bawal kutkutin, bawal bakbakin, bawal kamutin. Wag po kayo maglalagay ng rejuvenating toner, rejuvenating night cream dito po sa paligid ng mata, paligid ng bibig, tsaka dito sa mga gilid ng ilong. Tapos, kunwari, naglagay kayo ng night cream, tsaka ng toner sa leeg. Tapos, agad-agad na mula kayo na parang naghalas-halas, itigil nyo na po agad sa leeg, sa mukha na lang. Sa leeg, pwede mo naman yung sabunin, lagyan mo rin ng night cream, pero yung toner tsaka yung rejuvenating cream, huwag muna. May iba kasi na hindi kaya nung leeg nila, hindi kaya nung balat nila sa leeg yung tapang ng night cream pati ng toner. So kung ganun po yung nangyari sa inyo, sa mukha na lang, skip nyo na lang po yung leeg. Pagpapantay naman yan, basta lagi nyo siyang isabay sa pagsasabon, tapos sunscreen. Ano pa yung mga bawal? Bawal mag-swimming? Bawal mag-makeup? Bawal mag-pulbo? Tiis-tiis muna tayo kapag gumagamit ka ng rejuve. Huwag ka muna mag-apply ng kahit na ano bukod doon sa laman ng set. Gaano naman siya katagal gamitin? Yung mga rejuvenating set, pwede nyo po itong gamitin ng isang buwan hanggat isa't kalahating buwan. Yung iba, pagkaubos ng isang set na ganito, stop na sila. Ayaw na nila. Yung iba naman, katulad ko, kapag nagbalat na ako, tinitigil ko na yung night cream pati yung toner. Paano naman ito gamitin? Dahil nga dalawa yung sabon nito, daming nagtatanong sa akin, ano ba yung sa umaga nito, ano ba yung sa gabi. Nakalagay din naman siya dito sa likod. Sa AM or sa morning routine po, ang gagamitin natin ay yung sabon na puti. Dalawa siya, di ba? Puti tsaka orange. Ito yung gagamitin nating sabon. Sa umaga, yung Kagayaku Whitening Soap.
after mo magsabon, mukha at leeg, pwede rin sa katawan ha, pwede nyo na rin ituloy-tuloy kasi matagal namang matunaw itong Rosmar Cagayaco soap. After nyan, magto-toner ka na, tapos sunscreen. Yung sa sunscreen po, dahil nga 10 grams lang ito, kapag ka naubos siya, okay lang na gumamit kayo ng ibang brand na sunscreen. Sa PM or sa night routine naman po, ito namang orange na sabon ang gagamitin nyo. Tapos toner ulit at yung night cream rejuvenating cream. Next naman natin ay itong Cagayaco Blue. 169 pesos din po ito para sa mga ayaw gumamit ng rejuvenating set. Para sa ayaw ng may hapde, ayaw ng may pamumula, ayaw ng tiis ganda, itong set yung bagay sa inyo. Hindi po kailangan na gumamit ka ng rejuvenating set bago ka gumamit nito ha. Pwede ito na diretso. 169 pesos to. Tapos yung laman niya, 5 piraso din. Nababasa ko sa mga reviews nito, napakalamig daw nito. Kasi nga meron siyang cooling effect, diba? Dalawang sabon ulit. Blue, tsaka yung isa ay white soap. 60 ml na toner. Ang ganda ng kulay nito. At 10 grams. Uy, ang taas ng sunscreen nito ha. SPF 50. Hydra Boost Sunscreen SPF 50. 10 grams. Tapos 10 grams din itong panggabi nila. Eyes Sleeping Mask. Mild skincare set po ito, pang maintenance siya. Pwede sa buntis, nagpapadede, pwede rin po ito sa teenager. Ano naman yung mga expectations? Ayan, kapag gagamitin mo itong si Cagayaco Blue, dahil nga mild skincare lang to, wala kang tiis ganda. Hindi ka makakaranas ng pamumula ng hapde ng pagbabalat, pero yung pagbabalat kasi depende yun sa skin type mo. Pwede na makaranas ka, pero yung super micro peeling lang. Tapos i-expect mo rin na sobrang malamig ito sa balat, dahil nga meron itong cool effects. Sa skin concerns naman, kung ikaw ay merong pimple marks, kung gusto mo na mas pumuti pa yung balat mo, kung dull at dry, kulang sa glow ang balat mo, maganda to para sa'yo. Kung kakagamit mo lang ng rejuvenating set at gusto mo na mapahinga yung balat mo, sobrang na-dry yung balat mo doon sa tapang ng rejuve set na gamit mo, maganda tong pang-maintain. Ano naman yung bawal dito sa Cagayaco Blue set? Wala namang bawal, pero syempre, yung pagpapaaraw, ayan, bawal na bawal yan kahit anong skincare set pa ang gamit mo. Paano naman ito gamitin? Alam nyo guys, ilang beses ko pinaulit-ulit, paikut-ikutin, tignan yung box nito, wala talagang nakalagay kung paano siya gamitin. Kakaiba siya kasi lahat ng skincare dito, pati naman yung Rosmar Pink, meron siyang instructions, pero ito, wala. Wala talaga. AM at PM routine pa rin naman siya. Sa AM or sa morning routine po, ang gagamitin yung sabon ay yung color blue. Tandaan nyo po yung may glutathione. Ayan, glutathione. Yung color blue po na sabon, yung sabon niya sa pang-umaga. Tapos nung toner at itong Hydra Boost Sunscreen. At sa PM or sa night routine naman po, yung medyo maputing sabon yung gagamitin nyo. Ayan, puti siya na medyo ma-blue-blue eh. Tapos toner ulit at yung night sleeping mask nila. Cagayaco Pink at Blue, 169 pesos po parehas. Kada set, 169 pesos lang po siya. Kung gusto mo rin subukan kahit na ano pa sa dalawang top para makaiwas ka sa fake, maglalagay ako ng link dito sa baba sa description box kung saan nyo siya pwedeng mabili. That's all for today. Thank you for watching. Para sa iba pang videos katulad dito, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang channel namin, Team Castle Vlogs. Meron din po kaming TikTok at Facebook page. So, ulitin. Bye!